Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sila iman lamang ng butil ng mustasa, ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa puno ng sikmur ito, mabunod ka at madalim sa dagat, at kataliman ito sa iyo. Ipalagay natin kayo yung may kalimpilang araw o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkakain niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at ang makakain kayo? Hindi, sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka sa pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ng pangalipin dahil sa ginawa niya at tinuto sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng tinuto sa iyo, sabihin ninyo, kami mga alipin wala kabuluhan, tumubad lamang kami sa aming tungkuli. Makapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Karamihan pag yung mga apostol o yung mga lakad, pag lumapit sila sa Panginoon kay Jesus, normally yung kanilang request ay kung sino yung dakila sa kanila, sino yung pinakasikat sa kanila, di ba? Naalala natin na sila lumapit at sinabi sino ang pinakadakila. At sabi pa nga yung magkakapatid, pag nandun na si Jesus sa kanyang kaharian, yung isa ay maupo sa kanan, yung isa ay maupo sa kaliwa. So, parang yung kanilang hiningi before, para makasarili, masyadong temporal. Pero makita natin kung gaano na lumago no, yung kanilang pananampalataya habang sa community. I'm sure nag-away-away din yung mga alagad. Pero sila ay nanatili sa kanilang pamayanan sa community at lumago yung kanilang pananampalataya. Iba na yung kanilang request. Di ko yung request nila kung sino ang pinakadakila. Kung maghahayag ng Panginoon, sino yung makaupo sa kanan, ano ba? Pero ngayon, level up na yung kanilang request yung pinapagsarili. At sinabi nga dito, lumapit sila at sinabi ang request nila, dagdagan ko ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Dagdagan ko ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Yung una, masyadong temporal. Ngayon, ang kanilang request, more of spiritual. Sana ganoon din tayo, pagkakasal Lord, dagdagan mo yung pananalig. Sana Lord, patibay mo yung pananampalataya mo Lord, na sa kabila ng problema Lord, kayanin mo itong Panginoon. Sana ganoon yung prayer natin. Then Lord, sana tagalin mo yung problema ko Lord. Sana mawala lahat ng mga problema ko Lord. But you know, Lord, give me the strength. Strengthen my faith Lord, na makayanan. So, maganda para makita natin yung maturity ng mga alagad dahil ang iba sila, dagdagan mo ninyo ang aming pananalig sa Diyos. So, at ano ang tugon ni Jesus? Sabi ni Jesus, kung maging sila iman lamang ng buti ng mustasa, nakita mo yung buti ng mustasa? Hello? Nakita na ba kayo? Hindi yung mustard sauce, ha? Yung mustasa. Ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikmur nito, mabuhay ka at matalim sa dagat at tataliman ito sa iyo. Posible ba yan sa tao? Sabi mo na, isang punong pa, mabulog ka, nilita ka doon. Posible ba yan sa tao? Kami? Hindi. Ibig sabihin, ang makagawa nito, only the Lord. Di ba yung may malakas yung hangin? Ano? At sinabi ni Jesus, tumahimik ka. Tumahimik. Okay. Yung patay, binuhay ang sinasabi. Ibig sabihin, ang makagawa nito, only the Lord. So, bakit yung pananampalataya ka lang ay participation to the mystery of God. Hindi kaya natin yan. That's why, dagdagan ko ninyo ang aming pananalig. Lord, ikaw ang magbigay ng Lord. Kasi kami imposible, Lord. Hindi makamilan ng Lord. So, ikaw ang magbigay. So, ang pananampalataya, ito ay nakipipartisipate the divinity of God. Kasi tao tayo, limitado. That's why ang pananampalataya, parang sinishare ng Diyos yung kanyang kapatid.
Gagamitin natin yan ang kapangyarihan para sa body of Christ, for the good of the community. So ang tao pala na may pananampalataya, hindi iniisip na niya ang kanyang sarili, iniisip niya ang katawan ni Kristo. Mas hinahirapan na siya, bisan pa rin sa kanya, okay na, what is important for the good of the church. Yun ang ibig sabihin na pananampalataya. Hindi iniisip ang sarili, ang iniisip ang kaharian ng Diyos na ang para sa katawan ni Kristo, the advantage of the body of Christ. That's why sa ikalawang pagbasa, sa lingan dito ni San Pablo, kay Timoteo, sapagkat hindi espiritu ng katuwagan ang ibinigay sa ating ang Diyos, kung espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So sa ganyan, natanggap natin ang espiritu ng kapangyarihan, serve. So yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi nakapokus sa sarili. Ang pananampalataya ay nakapokus sa Diyos at sa kapwa. So yun ang kalitaswa sa last part of the gospel. My story sa kanya dito, may analitika, nagtatrabaho, nagkakararo pa, kung kapapaso ng lupa, pagod na pagod yan. Full day, nandoon, nagtatrabaho. Gusto natulog. Yung iba dito, natutulog na. Diba ko na natin, magkatatrabaho ka. Morning hanggang evening, gusto na natulog. Pero sabi pa rin ni ma'am, ready ka na matulog. Tapos mamaya, bukan yung book noodles. Gusto na, kasi, ito ba? Gising ka pa rin. Bakit, inawag yan lang yung duty nga. Huwag ko, actually, bawal, ano? Kasi trabaho natin, dapat 10 or 12 hours. Diyan na, oras mo na yun. Eh, mag-staying kasi, staying sa napilitan. So, example na yan. So, here, sabi nga dito, yung alipin, galing sa bukid niya, ng amo, nagpapastol, o nag-aaral, pagbalik at pagod na pagod, gusto na matulog, kumain, pero, hindi, anong ginawa niya? At tinuto siya sa kanyang amo, anong sinabi ng amo? Magluto pa rin siya. Maghanda siya. Kasi tumawa kayo ng amo, sabi niya. Tawag ako sa iyo. So, naghahanda siya. Di ba? Tapos sabi niya ng amo, habang kumakain at pangihintay ka, pagkatapos ko, kumakain, ganun ka naman. Imagine niya sabi, pagod na pagod, buong araw, at ngayon pag-uwi niya, trabaho pa rin, at tapos hindi siya pwedeng gabay, hanggang hindi matapos ang kanya, para sa, kung ipipicture natin, nakakapago. Pero, example na yan, illustration na yan. Ang ibig sabihin nyo, ang buhay ng Kristiyano ay walang bakasyon. Ang buhay ng Kristiyano, hindi humihito sa paggawa ng kabutihan. Hindi, Lord, marami na akong nagawa, Lord, ha? For one year, nasisimba ko, Lord, ngayon, ayun ako magsimba, Lord. Lord, ha? Nasisimba na ako kanina, Lord. Kung kayo, tuloy na ni Lord, mag-isisa, Lord. Patuloy gumagawa ng kabutihan. Yun ang ibig sabihin dito sa parabola. Na di ba, napapagod na ngayong tao. Kung tayo, napapagod na sa trabaho, sa pamilya, di ba? Yung relationship, gusto ka na bihiba. Pero Kristiyano tayo, ibig sabihin, patuloy pa rin gumawa. Hindi ibig sabihin na may problema ba. Yun ang dahilan na gumawa ka ng kamalihan sa buhay mo. Lord, hira na mo, Lord. Ayaw na, Lord. Kristiyano ay patuloy gumagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, walang bakasyon pala ang ating pagka-Kristiyano. Tingnan mo kahit na po yun, nagpapakasyon tayo, nagkamay ka. Pero bilang Kristiyano, walang bakasyon yan. Every day, gagawin natin ang ating duty bilang anak ng Diyos, bilang alipin ng Diyos. Walang bakasyon. Lord, kapag ako naman ka sa Lord, sila naman, Lord, hindi. Tuloy-tuloy, mas sinapagod ka, wala nang ganang magkasal, tuloy pa rin, commitment pa rin. Yun ang toto dito sa ating pagbasa. So ang tunay na pananampalataya pala ay hindi kumikipa, hindi sumusuko. Mas maraming mga challenges sa buhay, sa community, no? Hindi ka kumikipa, patuloy ka pa rin. Dahil nandito ka sa simbahan, sa community, not for them, but for the Lord. Diba? Yun ang karanasan natin bilang OFW, mas hirap na sa trabaho.
lumilipat sa ating pananampalataya. Amen? Amen. So, sabi nga, Lord, tatagal ko ninyo ang aming pananalig para hindi kami hindi power. Maski 100 lang yung increase, Lord. So that we'll continue to love, to do good, to our brothers and sisters.